Magandang araw po sa inyo lahat sa ating mga kapwa Foxnatics. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. And welcome po sa ating episode ngayong araw dito po sa ating Fox First Convos. Meron po tayong napaka-special na panauhin para sa episode na ito. Like to welcome to our Fox First Convos si Father Albert, paring Bert Alejo. Magandang araw po, Father. Nice to meet you. Saludo, Christian. Okay. Idol. Si Father Bert, matagal na kami magkausap niyan eh, pero first time namin magkita in person, okay? Kaya ako po siya invite dito sa ating Fox First Convo series dahil gusto ko pong pag-usapan itong pagbabago ng political climate in the context of holding people accountable doon po sa nakaraang administrasyon pagdating po sa mga extrajudicial killings. Dahil doon po sa mga hindi familiar, si Father Bert po or si paring Bert ang isa po sa mga talagang maigting yung paninindigan laban sa mga human rights violations at marami po siyang natulungan at patuloy na natutulungan pagdating po rin sa mga nabiktima ng EJ case. Okay? At marami rin po siyang death threats na natanggap noong nakaraang administrasyon. Eh, kumusta na po ba kayo ngayon, paring Bert? Ito, tumatandang binata. Hindi, kailangan ng ngiti, kailangan ng humor, no? Dahil sa, kung papayagan nating masira yung ating mood, ang ating kalooban, tagumpay ang mga elemento ng kasamaan. Mm-hmm. Ano bang pinagkakabalahan nyo ngayon, paring Bert? Sa ngayon, medyo natapon yata ako dun sa Roma. Okay. Nagtuturo ngayon ako sa Faculty of Social Science sa University of Gregorian mm-hmm. University sa Roma. Ano po tinuturo nyo? Dahil nasa Faculty of Social Science, tuturo ako ng research methods, na lalo na yung ethnographic fieldwork research, yung babad ka, sumata, hindi lang yung interview. At organizational culture, Catholic social teaching. At itong susunod na semestre, sa Oktubre, meron akong introduce na bagong subject, Christian Social Advocacy. Christian Social Advocacy. Very consistent yata sa mga... Kasi sabi ko, yung nag-aaral, hindi naman pwedeng... Palagi nilang gathering data for research. Pag-graduate ng mga estudyante natin, lalo na galing karamihan sa Africa, sa Latin America, hindi naman yan basta magre-research lang. Kailangan na yung mga maliliit na tinig, papalakiin mo para marinig sa sentro ng kapangyarihan. At paano mo gagawin na yung mga agenda mo galing sa karanasan mo sa pakikipag sa limuha sa tao, ay marinig naman sa sentro. Oh. O ano po to, parang making the social teachings of the church work in concrete terms and how making the Catholic social doctrine relevant to the social reality. At saka una-una ano yan eh, ang tawag sa Catholic social teaching, ano yan eh, the church best kept secret, ang pinakatagong lihim ng simbahan. So sana mailabas ito, maipalaganap, at maisabungay sa totoong buhay na nangyayari. Okay. So magandang context yan ang pag-uusap natin dahil nga ang madalas nating madinig ng panahon na yan, among Catholics pa nag-uusap, no? Kung Katoliko ka, it's very difficult for you to justify or even condone yung mga extrajudicial killings. And because of your advocacy, yung paninindigan nyo, marami kinatanggap na pananakot, no? Can you talk about that? How bad the situation was under the Duterte administration as far as you were concerned? Muna. Simple lang naman yun. Pagbukas ko na yung cellphone, meron mga capital letters. May putang ino. alam namin kung saan kaya nagpupunta, papatayin kita, ganyan. Ilabas mo na yung mga tinatago mo. Mm. Oh. Meaning what? Well, siguro yung panahon na yun, mahalaga kasi na merong mga kasangkot sa pagpatay na nagbagong loob, na tauhan, na untog, kinalabit ng Panginoon, at kailangan ding mapakinggan yung kanilang kwento ng pag-amin na sila mismo may dugo sa kamay. Pero tinawag sila ng Panginoon at tinawag din, binubulungan din ng mga espiritu ng mga kanilang biktima na sana tumulong ka sa paghahanap ng katarungan para sa mga biktima ng mga pagpaslang.
Ngayon, anong kinalaman ko doon? Nagkataon na narinig ko sila. At siyempre, may mga panahon na kailangan din nila ng alalay. Kailangan nila ng dingding, kailangan ng bubong, kailangan ng mesa para mapanatili silang buhay. So, yung mga lumapit sa inyo ng mga nagbagong loob? Oh, hindi ko alam kung lumapit ba. Basta napunta napunta dito. Hindi naman tayo nagre-recruit. Sabi ng iba, paano mo silang binago ng loob? Hindi ko sila binago. Hindi ko sila binago sa kanilang kalooban. Gumalaw ang espiritu ng Panginoon sa buhay nila. Kuminsan, o madalas sa pamamagitan ng mga kasama nila sa buhay, lalo na yung mga babae sa kanilang mahal nila sa buhay. Pero ang pagkakaintindi ko, gumalaw din ang espiritu ng mga biktima, ng mga pinatay, ng mga pinasabog ang bungo, ng mga nilaslas ang leeg, ng mga inihulog sa dagat. Yung espiritu nila ay bumubulong, umuukil-kil sa budhi nitong mga dating may dugo sa kamay. Sinasabi na tumulong ka para matigil na to at magkaroon ng pagbabago sa lipunan. Una, akala nila makukuha to sa ano eh, sa pagkukumpisal sa pare. Pero nagkumpisal na sila sa pare, hindi sa akin, pero hindi sapat eh. Ang kailangan pala, hindi lang personal na pagkukumpisal ng kasalanan sa isang tao, sa simbahan, kundi pampublikong paghahayag ng katotohanan. Na sana, mapunta to sa ano yung pambansang tawag ko pambansang pagdagok sa dibdib. Oo. Dahil itong mga kriminal na to, sila na yung umaamin eh na huwag niyo isipin na hindi totoo to. Totoo talaga to. May bumubulagta ng mga bangkay, may duguan, may umiiyak ng mga mahal sa buhay. Totoo ito. At sabi ng iba, eh hindi natin alam kung sino mapatay. Eh sinasabi nila, ako, isa na ako doon. Kami yun. Inutusan kami. Kumita kami dyan. Pero, binabago sila ng Panginoon eh. Natuto sila magsimba, natuto sila magbukas ng Biblia. At sa totoo lang, nahiya nga ako eh. Kasi daman-daman nila yung pag binuklat yung Biblia. Sinabi ni St. Paul na ako ang pinakamalaking makasalanan sa mundo pero binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na magbago. Tingin ko, dapat pakinggan natin sila. So, ito po yung mga dating ano, DDS, yung mga talagang umamin na they were involved in the killings, extrajudicial. Mga dating miyembro ng Davao Death Squad. Na sinasabi nila, totoo yun, hindi ito chismis, hindi ito marites, katunayan, ipinapain namin ang aming buhay, parusahan nyo na kami, patayin nyo na kami, isilya elektrika nyo kami, ibitay nyo kami, pero pabayaan nyo muna maikwento namin yung totoo. So in the process doon sa pakikinig nyo dito sa kanila, pati kayo syempre, nadikit. At kayo mismo nakatanggap ng mga death threats. No? Pero what was the worst, Father, nung panahon na yun? At kailan yung pinaka matindi? Well, hindi ko na alam, pero sunod-sunod yun na halimbawa, kahit na yung mga kapatid sa kaparehan, na huwag ka lang pumunta dito. No. Pero ito, early during the administration of the temple. Well, nagsimula itong pag-uusap sa mga dating pumatay, ano na, mismong sa pag-upo, pagsisimula. Although, sa totoo lang, matagal ako sa Davao. At katunayan, Makata ako, no? Opo. At ang una kong koleksyon ng tula, ang pamagat ay, sana yan lang ang pagpatay. Kasi nga, nakita ko na nasaksihan ko yung maraming uri ng pagpatay. Oo. Pero, sinasabi ko na ang kailangan siguro pambansang pagdagok sa dibdib kasi hindi naman isa lang gumapatay. At hindi lang isang grupo ng mga tao ang pumapalakpak sa mga pumapatay. O kaya ayaw tumingin. O kaya ayaw makialam. Ayaw magbukas ng TV, ayaw makapakinig ng balita, ayaw magluluhan sa kalooban. So, lahat ng iyon ay may dugo sa kamay. Lahat kami, lahat tayo. So, dito, basically, pinag-uusapan natin yung mga nagbagong loob, no? For whatever reason, ang mga lumabas na pangalan dyan nung previous administration, yung dalawang DDS,
si Edgar Matubato at si Arturo Las Cañas. Gusto ko munang madinig din yung impressions nyo kasi ang observation ng marami, nagbago na yung political climate. Mukhang eto na yung panahon para maningil sa mga umabuso, pati doon sa mga nagkulang, at pati doon sa mga nag-enable dito sa mga abusado na ito. Do you agree with that shift? Nararamdaman nyo rin po ba yan? Well, maganda yun kasi unang-una, noon may panahon na napakinggan sandali si Edgar Matubato. Pero may mga senador binusalan yung bibig niya. Nung lumitaw naman yung si SPO3, Arturo Las Cañas, sabi niya, totoo yung sinasabi ni Matubato, pero marami siyang hindi alam, mas marami ko alam, at mas malaki yung kasalanan ko. Pati nga dalawa kong kapatid, sabi niya. Pati nga dalawa kong kapatid, kasangkot ako sa pagpatay. Dahil sa blind obedience daw niya sa kanilang supremo. So, yung mga panahon na yun, matindi yun. At nagsimula yun, 2016 hanggang 2017, naglabasa niya. Sa totoo lang, may iba pang lumitaw, pero hindi na namin inilabas sa publiko kasi nga, may mga senador na ayaw lumitaw yung totoo. Katunayan, isang landas noon ay nung unang hearing kay Matubato, si Senator Laila De Lima, ang head ng Committee on Social Justice, ang ginawa nila, tinanggal nila si Senator Laila De Lima. Pinalitan. Hindi lang yon, pinakulong pa. Bahagi yon ng pagtatakip. At kung may dugo sa kamay, yung mga dating kriminal, mga dating tigapatay, aminin natin, may dugo rin sa kamay yung mga sumuporta, pumalakpak, nagtanggol, nagtakip sa krimen ng mga nag-utos, nagbayad, at nagparami pa ng ganitong uri ng krimen. Pag sinasabi ko ito, nalulungkot ako eh. Kasi kapwa Pilipino yan eh. Pilipino rin ako eh. Siguro kung ako nalagay doon, baka sumunod din ako, baka naging kriminal din ako, baka tumahimik lang din ako. Hindi ko sasabihin na nagmamalinis ako, gano'n. Nalulungkot lang ako kasi tagal-tagal lang nating nag-evangelization. Ganito pa rin tayo. Sana yung sinasabi na po yung pagbabagong loob sa lahat ng mga retreat natin, sa lahat ng mga pagdarasal, mahal na araw, pagpapasa ng krus, pagdodonate sa simbahan, pagdidekorasyon sa mga altar, pagpapaganda ng mga retreat house. Malaking hamon to. Hindi naman ibig sabihin na walang kwenta yung lahat na ito. Pero ibig sabihin, inahamon pa tayo ng Panginoon na palalimin pa yung ating pagsisikap na isa buhay yung natanggap nating pananampalataya. Sige, since napaka-importante, Father, nung examination of conscience. So, yun, yung examination. At saka self-awareness. Actually, ang isang frustrating dyan, early during the Duterte administration, siguro isa, dalawang pari din po ako nakausap. At ang naging tono nung naratibo nila, okay itong presidente na to kasi mabilis umaksyon. Kahit ng mga panahon na yan, medyo may lumalabas na yung lumulutang na yung mga bangkay. Parang, at least a couple of them na na-encounter ko, parang willing to look the other way. Which was quite surprising, no? Pero sa pagtingin, on hindsight, sa tingin niyo, Father, bakit kaya naging ganun yung pag-iisip nung ibang kaparian o maraming Pilipino? Pati na rin sa di ba, merong inherent incongruence yung pagiging Katolika mo, pagiging Kristiyano, doon sa pag-condone o pag-justify mo ng extrajudicial killings. Eh. Bakit sa tingin niyo parang nangyari pa rin yun sa kabila ng incongruence na yun? Ang dami, tanong yan sa lahat ng mga nagsusuri sa lipunan. Masasabi ko lang, matagal din ako sa Davao eh. Yung iba, ang batayan ay maganda naman nangyari sa Davao eh. At kung sabi ko nga, kung maglilista lang tayo ng mga magagandang nangyari sa Davao, katulad ng pagdisiplina sa mga driver, no smoking, ako eh, gusto ko yun, mga ganyan, ano? No smoking. Umasenso naman, naging livable, magmula nung martial law,
kung maglilista lang tayo ng mga nangyaring magaganda sa Davao, mas mahaba siguro maililista ko. Pero at what cost? Okay. Pero harapin din natin na sa ilalim ng mga magagandang gusali, may mga mass graves. May mga batang pinatay at namatay. Siguro, wag naman natin ipagpalit. Yung mga critic ni Pangulong Duterte, para bang wala siyang ginawang matino? Meron naman. Aminin ko yan. Pero, wag din tayo magbulag-bulagan sa mga pinasimulan niyang krimen at lalo pang lumala nung naging Pangulo siya. Sige. Yun. So, yun. Kung ang iba, ang batayan ay meron din naman siyang nagawa, o totoo naman yan. At bagi doon, may mga nasuportahan siyang programa ng simbahan. So siguro, yung ibang sa amin na nakinabang at na personal na kinilala, kinaibigan ni Duterte, hindi ko naman sila masisisi. Yung iba naman, walang ganong alam. At yung ang nalalaman lang ay yung nakukuha sa social media, nakuha lang nila sa friends, yung hindi nila friends, baka may iba rin mga informasyon. Nagugulat nga ako, sa kabila ng malawak yung social media, marami pa rin yung hindi nakakaalam sa dilim at liwanag ng sitwasyon sa ating bansa. Ito, ayan. Kasi yung, matagal na rin ako, hindi naman masyadong matagal, pero sa mga OFW, siyempre, kung ano yung nakakaabot doon, okay, kinukwento ng mga kamag-anak. Oo. Ngayon, naintindihan ko rin na ang ginawa kasing plataforma ni Duterte ay yung drugs. Naintindihan ko rin yung iba kasi may mga hindi magandang karanasan sa mga nag-abuso sa droga. Pero sana aminin din natin na una-una hindi naman ganong karami yung gumagamit ng droga. Katunayan, sabi nung in charge, sabi, hindi yung 4 million, 1.something million lang. Tinanggal siya. Tinanggal siya. Nakita kami nun sa ibang bansa. Pangalawa, hindi lahat ng bilang, yung buong bilang ng gumagamit, talamak. Yung iba doon minsang gumamit, nasa statistics na. Pangalawa, pangatlo, hindi naman lahat ng palaging gumagamit ay addict. Hindi rin lahat ng addict ay nagiging criminal. Kung sasabihin mo, hindi, may kilala ako na addict ng gahasa, ng rape, ng lola niya, mga ganun, no? Ilan na lang yung umiinom ng alak, ng beer, na nabangga, na aksidente, at pumatay, dahil lasing. Sabihin natin, pagbawalan natin, patayin na lang natin lahat ng nagiinuman. Hindi naman ganun . So, linawin natin. Nalulungkot lang ako nung may nagsabi na isang pare sa in-interview, Father, hindi ba maraming pinapatay? May 6,000 na. Ganyan, ano? Sabi niya, well, let's be scientific about it. 6,000, how does that compare with 110 million Filipinos? Hindi lang yun. Wow. Medyo... Sabi nun? Oo. Siyempre nakakalungkot yun, considering na siguro yung iba, iba yung logic, pero nag-aral tayo ng filosofiya, ng moral theology, moral philosophy. Nakakalungkot to yun. At hindi rin maganda para sa social scientist na sabihin, let's be scientific. Yeah. Na ganun, as if by percentage lang. Ganun. At saka nire-reduce yung buhay sa isang statistics. Kaya nga. Alam mo, siguro dahil hindi ako magaling sa math, hindi ako magaling sa statistics, pero importante pa rin na linawin na yung mga numero, may mukha yan . May mukha yan. Yung number one, isang mukha yan. Pag dinagdagan mo, 1, 2, 3, tatlong mukha yan. Pero ang problema, kapag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nagiging two numbers na lang yan. 1, 0. Pag umabot sa 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, nagiging 3 digits na lang. Kaya madaling na itatago sa numero ang mukha at dangalan ng bawat isang tao. Kasi, biro mo, yung 1, isang mukha, pero pag naging 10, naging 2 numbers na lang. Pag naging 100, naging 3 numbers na lang. Isipin mo yun? Itong pinupunto niyo ganito, Father.
naging mahirap ba para sa inyo para i-communicate itong ganitong punto nung panahon na, nung kasagsagan ng kasikatan o kalakasan ng mga Duterte? Nagsimula ako mag-present ng PowerPoint, mga July, August 2016. Early during the administration. Yeah, meron na akong PowerPoint presentation. Pinapakita ko na yung kung ano mang statistics na available. Binabanggit ko rin yung iba't ibang klaseng responses tugon. Merong nagpapa-seminar ng rehabilitation, merong nagpapa-recollection, merong nagsasalita, nagde-lecture sa mga eskwelahan, pinapakita yung brain damage dahil sa drugs. Meron naman na nagkakaroon ng advokasya, meron nagra-rally, ganun. Maagang-maaga pa. At natutuwa ako dahil noon, maraming nagpapa-seminar. Kasi nga, naghahanap ng paraan, paano ba natin ito maintindihan? Noong time na in-explain nyo muna yung evils ng illegal drugs, pati yung science of it. Kung ano man yung naabot ko, oo. Pero pinag-uusapan nyo na ba yung mga lumulutang na bangkay? O, siyempre. Kasi meron eh. Okay. Nagpapasalamat din ako doon sa mga night crawlers, yung mga nagpumukuha ng litrato. Dahil kung hindi, magiging balita lang. Oo. Pero dahil sa mga litrato nila, na po front page, na... Nagkakamuka. Nagkakaroon ng mukha. Ngayon, sabi nila, mukha lang yan ang biktima. Eh, hindi natin alam kung sino yung pumapatay. Baka mamaya, mga elemento yan ng sindikato. Eh, nung lumabas na ngayon, si Edgar Matubato, lalo na dinugtungan pa ni Las Cañas, nagkaroon din ng mukha yung mga pumapatay. Nagkaroon din ng katotohanan, ng realidad, yung mga elemento ng krimen at ng mga kriminal. Inga, Father. Kasi sa pagkakalala ko, experience ko rin, nung minomonitor ko yung conversation sa social media, pati sa face-to-face, parang ang hirap ipaliwanag sa ordinaryong Pilipino noong time na yun, kung bakit mali yung pumatay. Kasi ang overriding narrative ng administration ni Duterte noong time na yun, puro naman addict yan eh. Nalulungkot ako dyan, Kasi pag pinatay, lalagyan ng cardboard, na addict ako, hindi dapat tularan. Pero parang sinasabi doon, addict ako, hindi na ako tao. Kaya nga sinasabi ni Duterte noon na I don't believe in human rights. Because these are subhuman. Yeah. Pag subhuman, wala namang kategory na subhuman rights. Di ba? Tapos yung sinasabi niya na paano naman yung nabiktima ng mga drug addicts? Yeah. Tingin ko, harapin din natin yun. Tapos harapin din natin na may mga polis na matitino na nadadamay, kuminsan napupwersa. Pero dito naging tanong din at sana nga na lumitaw ito sa mga pagninilay ng nasa seminaryo, sa mga nag-aaral ng filosofiya, ng batas, na ano ba talaga yung human rights? Talaga bang naniniwala tayo na bawat isang tao mahalaga? Bawat isang tao may dangal dahil kalarawan siya ng Diyos. Porki ba gumamit ng ilang gramo ng shabu, hindi na siya tao. Dahil hindi na siya tao, wala na siyang karapatang pantao. Siguro dapat linawin din natin na siya eh, kapwa eh. At bilang kapwa, tayo may pananagutan sa kapwa. At dito, medyo bayaan mo ako siguro Christian na magnilay dito. Alam mo yung tao, may katawan yan, may mata, may tainga. Pag pinatay mo yung isang tao, sinara mo na rin yung kanyang mata. Hindi na siya makakita ng mga bulaklak. Ng mga ibon. Kung bata-bata pa, hindi na rin niya makita yung mukha ng kanyang nanay. O kung tatay siya, hindi na niya makita yung mukha ng kanyang anak. Yung pinatay mong tao, nitay nga. Eh nung pinatay mo siya, hindi na rin siya makapakinig ng mga huni ng ibon. Hindi na rin siya makapakinig ng payo ng magulang. Hindi na rin siya makarinig ng daing ng mga nangangailangan. Nung pinatay mo yung tao na yon, meron siyang bibig. Hindi na rin siya makapagbigay ng payo. Hindi na rin siya makaawit. Hindi na rin siya makatula. Pinatay mo na rin yung kamay niya. Hindi na siya makapagsulat. Hindi na rin siya makahawak ng manibela.
na maghahatid ng mga bata sa eskwelahan. Pinatay mo na rin yung paan niya na hindi na siya pwedeng makapasyal. Hindi na siya pwedeng tumakbo para mag-alok ng tulong sa nangailangan. Pumatay ka na hindi lang isang tao, pumatay ka na isang buong daigdig. Daigdig ng makahulugang ugnayan. Eh, hindi. Tatapalan lang. Lalong-lalo na yung estilo ng pagpatay sa Davao na ini-import dito sa bansa. Na binubura yung muka, binibilot ng packaging tape. Na sa panahon ng ano, ng Senate hearing, sabi ni Matumato, eh, masking tape. Sabi naman ng isang senador, ay, hindi to yan. Hindi naman masking tape tawag dyan. Packaging tape. Binubura yung muka para hindi masabing tao yan. Binubura yung dibdib, yung puso, para tinatakpan ng karatula, ng cardboard, para hindi masabing tao yan, para mabura ang karapatang pantao. At ang nakakalungkot, may mga nagbabagong loob na nautusan, eh sila rin mismo naging biktima. Si Matubato, kaya rin nagbago yan dahil tinorture siya ng kasama niya sa mga pagpatay. Tinorture dahil nagbalak na siya bumaliktad? O nagpapaalam na siya na pagod na siya. Eh hindi, ginamit pa siya. Sabi sa kanya, eh bago ako umalis, aminin mo muna na ikaw pumatay nitong tao na to. Eh sabi niya, marami akong pinatay, pero hindi akong pumatay dyan. De, aminin mo, inutusan ka ni Colonel gano'n. Eh sabi niya, wala naman akong natatanggap na utos sa kanya. Wala naman siyang kinalaman dyan. Pinilit siyang i-torture para angkinin niya yung isa pang krimen bago siya pawalan. Buti na lang, naligtas siya dahil sa awa yung kanyang uncle. Bakit pinapaamin po sa kanya yung specific na pagpatay na yun? Well, ibig sabihin, meron mga ibang pumatay, siya yung gagawing fall guy, scapegoat, bago siya pawalan. Bago siya payagang umalis. Nakakalungkot na nagagawa yan ng tao sa kapwa-tao. Father, pag-usapan natin yung national recovery. Kasi sa inilatag nyo, malino na antindin damage na naging naidulot nitong 6 na taon na puro patayan. Hanggang ngayon, may pagpapatuloy pa rin naman, di ba? Meron pa. Pag-usapan po natin, ano ba yung mga paraan para makarecover naman yung ating kaluluwa bilang isang bansa, bilang Pilipino? Una, sabi ko nga, pwede mong sabihin na sila yung masama, itong grupo na itong masama. Eh pero kung pinayagan natin sila, may dugo rin sa ating mga kamay. Kaya nga ako, panawagan ko, pambansang pagdagok sa dibdib. Yung lahat ay magsabing mea culpa. By the way, na-tiempo yung t-shirt ko. Sinners yet cold. Yeah. Eh, yung mga Jesuit yan ang sinasabi namin sa aming sarili na mga makasalanan, pero ano magagawa namin? Tinawag pa rin. Ano? Tingin ko, pambansang, kailangan natin ng pambansang pag-amin. Na lahat tayo dito may kinalaman sa pagpapasimula ng karasan, sa pag-suporta sa karasan, sa pagbibingi-bingihan, pagbubulag-bulagan sa karasan, sa pagpapatuloy sa buhay na para bang walang karasan. At hindi lang to dahas na may dugo, yung dahas sa salita, yung pagmumura, yung panglalait, panghihiya, na nanawagan niya ako, hindi lang sa mga, yung mga moralista, hindi, sa mga nagtatanggol sa kultura. Hindi natin kultura yan. Yung mga nasa Department of Education, National Commission for Cultural the Arts, Surian ng wikang Pilipino, ay nagtatanggol sa ating panitikan, sa ating wika, na kasama rin ako doon. Ano? Nagkulang din kami sa party na yan. Dahil sinira ang lingwahe, sinira ang kategorya ng pag-iisip, sinira ang mga institusyon, sinira ang mga paninindigan. Nakakalungkot. Bilang ako, member din sa simbahan, hindi naman pwede masabi na wala rin kaming kinalaman dyan. Yung iba sinasabi, iba naman yung sa atin, religion. Kultura yan eh. Sabi ko naman, 500 taon na nating ine-evangelize yung kultura. Huwag naman sabihin na kultura lang yan,
na hindi yan nalawayan ng pananampalataya, may kinalaman din tayo dyan. Kaya nga sana ang panawagan, yung pambansang pagdagok sa dibdib. Binabanggit ko yung pagdagok kasi ang larawan ko dyan, alam mo ba, may natutunan ako sa ano? Sa manok. Alam mo yung manok, yung tandang? Anong ginagawa ng manok sa dilim? Nagbabantay. Sabi ng manok, nagbabantay siya sa dilim. Ngayon, anong ginagawa niya? Nagbabantay sa pagdating ng liwanag. Tapos, pagka nakasilip siya ng konting liwanag, kahit madilim pa, anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Titilaok. Hindi. Ano ba? Hindi agad siya tumitilaok. Ano muna? Ang ginagawa niya, kasi ang trabaho niya manggising, ano? Ang ginagawa niya, sabi niya, gising na ba yung iba? Dapat gisingin eh. Titilaok siya. Tama yon. Pero hindi agad siya tumitilaok. Ang ginagawa niya, dumadagok sa dibdib. Ah, okay, okay. Bakit sinasabi, ba't siya dumadagok sa dibdib? Sabi niya, kailangan gisingin ko muna yung sarili ko bago ako manggising ng iba. Ah. Ganda yan, Father. Eh ngayon, ano mangyayari? E di, nakasilip siya ng konting liwanag. Dadago ka ng dibdib. Tapos sabi niya, ako lang yata si Raulong nakakita ng konting liwanag. Ako lang gising. Ako lang yata yung gising. Baka hindi pa rin ako tunay na gising. Upo muna uli. Tapos pagka tumaas ng konti ang liwanag, ang sa kabukang liwayway, ano gagawin niya? Titindig siya. Ha? Diyan ang ibig sabihin ng paninindigan. Titindig siya. Dadagok sa dibdib. Siya mismo ang uunahin niyang gisingin. Tapos alam mo, matutuwa siya sa paulit-ulit na gano'n. Habang tumataas ang liwanag sa bukang liwayway, muli at muli siyang tumitindig. Lumalakas pa ang dagok sa dibdib. Maya-maya, matutuwa siya. Oh! Tapos marinig niya sa hindi kalayuan. Meron ding sumasagot. Oy, hindi pala lahat ay himbing. Dumarami na ang gising. Mukha bang ganun na po yung nangyayari? Medyo, pero ibig sabihin, mukhang hindi pa. may pagbabago, pero ang hamon dito, huwag tayong bumitiko agad. Father, kasi kung meron, sa pagtingin ko lang naman, no? Kung meron nagtutulog-tulugan, meron din naman nagigising-gisingan. Oo, meron. Ang sa akin, yung nagigising-gisingan, yung ilan po sa mga napapanood natin ng mga kongresista na biglang ang tatapa ngayon. Na biglang nagkaroon sila ng kausa ng human rights. Pero alam natin it's because of political expediency. So maganda rin yan. Kaya sa akin, yung nagtutulog-tulogan, nanggigising, meron din nga palang mga ano, no? Meron din kategorya ng naggigising-gisingan. Yan yung mga sumasakay. Yeah. Pero para sa akin, tanggapin din natin sila. Yung iba kasi parang cynical eh. Eh, ba't ngayon lang kayo nagsasalita? Ba't ngayon lang kayo sumisipot? Eh, di ang mangyari doon, atras din rin sila, ganyan. Hindi, tanggapin na rin natin. Buti na lang, humahabol pa rin sila. Sa akin, sa ordinaryong Pilipino, okay lang yun. Tanggapin lang. Let's count our small victories. Pero tanggapin din natin yung pagbabagong yun ng ilang mga kongresista natin. Pero sa akin lang naman, paalala sa kanila. Na hindi kayo ganyan kung hindi nagbago ng ano ng political climate. Ang sukatan diyan kung sila mismo aaminin din nila na sila mismo ay ano naniwala noon. Naalala ko si Rito Father, 'di ba, yung naalala yung binababoy si Leila De Lima sa house bago siya ipakulong, 'di ba? Ang daming kongresista noon, yung iba nag-iba ng posisyon after 2019, after 2022. Pero ang dami rin nagtawanan, pinahiya, niyurakan yung pagkatao niya, pagkababae niya. Tapos ngayon, yung ilan sa kanila, bida-bida ngayon. So sa akin lang, sana dapat hindi makalimutan na ganitong klaseng tao itong mga ito. Sana. At may mga senador na sabi ko, may dugo sa kamay. Kasangkot sa pagpapakulong, pagbabusal sa bibig ni De Lima, ni Leila De Lima, at pagpapakulong na ngayon, dumidikit-dikit, nagpapa-epal. Sana, bago, ano, ayun,
request ko lang, healing ko lang, kung talagang ngayon na tumatapang na kayo, sana aminin nyo rin na nagkamali kayo. Katunayan sa pari din eh. Alam nyo kung bakit na ano, medyo natamemi kami? Kasi meron din kami mga kapalpakan eh. Eh alam ni Duterte yun eh. yung mga vulnerabilities. Oo, oh, sinasabi niya nga, alam ko yan, huwag kayong magmalinis, mga pari kayo, ganyan. Sinabi pa nga niya, katulad sa Biblia, sabi ni Jesus, yung walang kasalanan, kayo yung unang pumukol. Kaya yung iba sa amin, ano, takot magsalita kasi may tinatago rin kami. Yung kahit naman ikaw, wala kang tinatago, pero pag nagsalita ka, ako, madadamay ako na may tinatago, uy, huwag ka naman masyadong matapang dyan. Kasi gagantihan yung buong institusyon, mahirap. Kaya sabi ko nga, dapat matuto kaming magpayag ng kung ano man yung dapat ipahayag, kahit na ito ay magbumerang sa amin. Paanong gagawin yun? Mahirap yun, ha? Oo. Eh, kaya, bakit? Kasi, kung hihintayin namin na wala kaming kasalanan at saka pa kami mangangaral, eh, kailan pa yun? sa totoo lang, kuminsan magsasalita akong ganon tungkol sa ganitong moralidad, yan. Eh, siyempre, kinakabahan din ako dahil habang sinasabi ko yun, kuminsan tinatamaan din ako, eh. Oo. Pero, kailan ako magsasalita kapag wala na akong kasalanan? Eh, kailan pa yun? So, kailangan marinig pa rin yung tamang pangangaral kahit na pati yung nagsasalita, tinatamaan. Yun yung wounded discourse na tinatawag. Uh-huh. So, yung embarrassed prophets. Pero, we still have to be prophets. Even though we are embarrassed, even precisely with what we are saying. Tsaka, di ba, Father, hindi naman siya kailangan mutually exclusive. Hindi naman. Habang nililinis yung sariling bahay, nagpapahayag. Oh. Kasi para sa akin, Father, may hangganan yung hypocrisy card na madalas gamitin ng dati. Oh, hindi po. Parang that is meant to disarm everyone, eh. Oh, kaya himself, di ba? Oo. Oh. Eh, sasabihin, ay, mga hipokrito, may mga alam din kami sa inyo. Eh, alam din namin yun. Nakakita ka na ba ng pare na nung umpisal sa kapwa, pare? Nakakita ka ba ng matandang pare na nagkukumpinsal sa batang pare? Nakaka-touch. Ako, merong matandang pare magkukumpinsal. Nasiwa ako. Ano ipapayo ko sa kanya? Eh, magkasalanan din naman ako. Eh, there is the humility, di ba, Father? Oo. Oh, eh, kaya nga may sakramento ng kumpinsal sa simbahan. Dahil alam na lang ng simbahan na mga marurupok din ito. Pero, huwag na nating, hindi ko dapat hintayin na wala akong kasalanan, so super linis na ako, at saka pa lang ako magsasalita. Hindi eh. Father, dito sa binabanggit yung pambansang pagdagok sa sarili. Sa dibdib. How do you better operationalize it? For instance, makakatulong ba kung, ngayon kasi merong quadcom sa house, yung apat na malalaking komite, sabay-sabay, nagsanib puwersa, iniimbestigahan yung POGO, illegal drugs, EJ case, basically yung mga kasalanan, ilan sa mga mabibigat na kasalanan nung nakaraang administrasyon. Pero again, may bahid yung marami sa kanila eh. Dahil marami sa kanila, naging enablers din nung nakaraang administrasyon. Pero that's another issue. Makakatulong ba, for instance, kung magkaroon ng parang something like truth commission para talaga alamin yung nangyari, papanagutin yung mga may sala, kahit merong parallel na aksyon na nangyari sa ICC ngayon? Yan, ideal talaga yan. Actually, pagkatapos ng martial law, meron pagtatangkang ganun eh, sa Mindanao. Kaya lang, hindi rin nakumpleto kasi nga, natakot sila na baka yung krimen na ginawa ng mga critic, eh, limitaw din. Dahil may dugo rin sa kanilang kamay. Nagawa yan sa ibang bansa, yung sa South Africa, yeah. Ganyan. Yung mga truth commission, importante yun. Ngayon, ang isang punto dito, yung International Criminal Court, nilikha, para, dahil sa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, World War II, kinailangan ng parang truth commission, truth tribunal. Yeah. Saan tayo tatakbo? Hmm. So, kailangan lumikha tayo ng mga independenteng institusyon. Ganyan.
Kaya isang paraan dito, kung talagang seryoso yung mga tao, mga opisyal, makipag-cooperate tayo sa International Criminal Court. Ako, alam ko na hindi perpekto ang International Criminal Court. Pero ito yung isang human institution na pagsisikap ito, naharapin yung totoo, yung dilim ng sangkatauhan. Dito lang natin mahugasan eh. Kaya dito sa International Criminal Court, hindi isang kampo lang ang iniimbestigahan. Kung komunista man yan, kapitalista man yan, European man yan, o Asyatiko, o Afrikano, iimbestigahan. So, yun, kailangan makahanap tayo ng ilang mga tao, individual, na merong matibay na integridad. Yung buo ang mga prinsipyo. Sana rin, nananawagan ako, tayo, yung buong sitwasyon, na ang mga institusyon na nagtuturo sa edukasyon, seminaryo, sana ipagdikdikan talaga natin yung importansya ng integrity. Huwag lang honesty. Kasi kuminsan, yung iba, they are so honest, they are brazen. Parang sinasabi, let's be honest, lahat naman tayo corrupt eh. Ano yung sabihin nun? Walang mababago. Integrity includes self-questioning and self-flagellation kung pwede. Ngayon, sa national na level, isang paraan, sa ngayon ha, na available sa atin, payagan natin ng full-blown mag-imbestiga yung mga investigator ng International Criminal Court. Tapos, dahan-dahan, sana ayusin natin yung justice system. Na sana, yung mga husgado, mga judges, talagang manindigan. Oh. Ngayon, Christian, meron akong isang agenda. Siguro bahagi na to ng konkretong paglilinis ng lipunan. Galing ako sa United Nations Commission on Narcotic Drugs noong Marso, doon sa Vienna. Ang daming pinag-uusapan tungkol sa droga, paghuli sa sindikato o legalization ng paggamit ng droga o rehabilitation, mental health issues, cannabis, mga ganun, no? Pero nakita ko na ang isang labanan talaga, yung paradigm. Na ano bang pananaw natin dyan at framework? Mukhang yung nakaraang administrasyon, ang framework ay punitive o mapagparusa. Dahil tinitingnan ang paggamit ng droga bilang krimen, so kailangan parusahan. Meron naman nagbumungkahi na hindi yan krimen. Ordinaryong buhay yan, katulad ng kape, ganun, ng alak, ng beer, na kapag sinobrahan mo, talagang merong hindi magandang epekto. Yung iba naman nagsasabi, hindi, talaga may brain damage. Okay, meron ding psychological. So, marami pa tayong dapat matutunan. So, pero ang dalawang approach ay punitive, yung mapagparusa, at saka yung isa rehabilitative. Yung public health issue. Public health issue, kasama na yung mental health, tsaka community-based approach, family-based approach, even spiritual-based approach. Ngayon, sabihin na natin, ganito, sabihin na natin na magmula nung nagpalit ang administrasyon, ay may pagbabago. Sabi natin, may mga pagpatay pa. Dapat harapin pa rin natin yan. Pero kung totoo na may pagbabago sa approach, hindi na to punitive, kundi harm reduction, rehabilitation, etc. Ang tanong ko ngayon, bukod sa suriin natin yung harm reduction, talagang tama ba yung ginagawa doon? Isang dagdag ko ay, paano yung mga nabilanggo sa loob ng punitive framework? Yung bang konting shabu, binigyan ng life sentence, 20 years, ganyan. Ngayon, kung ako yung nakakulong, kasama na dito yung pamangkin ko. Kung ako yung nakakulong, uy, salamat naman, nagbago na ang tingin sa amin. Pero nakakulong pa rin kami.
Dahil ang sentensya sa amin ay batay doon sa punitive paradigm. Siguro yung iba talaga lang dapat, no? Pero maganda sigurong i-review yun. At kung kinakailangan ng isang legislative amendment o bill, sana nanawagan ako sa ibang mga abogado dyan na baka pwedeng harapin natin ito. I-revisit yung Dangerous Drugs Act. Oh, at tapos, i-revisit yung event sentencing. Kahit na na-desisyon na, sentensya na. Nung kinausap ko yung presidente ng Switzerland, na ngayon ay head ng Narcotic Drugs Commission ng UN, ng United Nations, binanggit ko to. Sabi niya, that's a very good topic. Maybe we should discuss that in the later assemblies. Pero sabi ko, meron bang parang benchmark o model? Sabi niya, pag-aralan niyo yung ano, Malaysia. Kasi dati sa Malaysia, merong mandatory death penalty sa mga drug issues. Pinalitan nila yung batas. At inalisin nila yung mandatory death penalty, kasabay nun, may automatic review of the different sentences. Nangyayari naman. Nangyayari naman yun. Sa ngayon, meron nang nangyayari na pagpapalaya. At saludo rin ako doon. To some extent, ginagawa na rin to ng Department of Justice. Pero, pa isa-isa. At saka, depende kung may nagtutulak. Ano kaya kung reviewin natin yung batas, baka pwede natin isama to sa mga drug summit. Bukod doon, Father, how do you institutionalize or make permanent itong pagsulong towards sa recovery? Kasi baka naman naka-angkla lang ito sa legal. Tsaka sa political. At sa political nga. Na pwedeng mag-cooperate sa ICC or sa Interpol dahil magkaaway yung mga Marcos tsaka mga Duterte. Pag nag-iba na yung ihip ng hangin ng politika by next year after the midterms, lumakas uli yung mga Duterte, pwede magkalimutan na naman. Tapos makakalimutan yung mga importanteng issues na pinag-uusapan natin. Dahil malalim na yan, kultura, moralidad, nananawagan tayo sa mga institusyon na may kinalaman sa kultura, sa pag-isip, sa diwa, sa kalooban ng pagka-Pilipino. Sino yun? Mga eskwelahan, mga seminaryo, simbahan, mga NGO. Sana pagtulong-tulungan natin ito na palalimin natin yung pag-unawa sa dangal ng tao, sa karapatan ng tao, na may kalooban yan. Hindi yan basta katawan lang. Ang kapwa-tao ay isa pang sarili, kapwa-sarili. No? Ngayon, in particular, may mga modules na ng pagtuturo, pag-unawa sa human rights. Ipasok talaga natin yan. Pero hindi sapat. Kasi medyo may pagka-Western yung approach eh. Human rights, you have to demand the rights. Eh sa atin, hindi lang yun eh. Ang isa sa mga sikat na kanta sa liturhiya ay pananagutan. Wala namang binabanggit doon ng karapatan. No? Pero may pananagutan. So, sana, pag tinalakay natin at tinuro natin yung human rights, huwag lang yung Universal Declaration of Human Rights, kasi walang Universal Declaration of Human Duties. Pero sa Pilipino, ang pagpapakataong Pilipino, hindi tayo umaasa na magrarally muna yung tao para pakinggan yung kanyang karapatan. Alam natin na pag nagugutom yung bata, dapat tulungan na natin, hindi na siya kailangan magrally. Pananagutan. So, palalimin natin ang ating pag-unawa sa filosofiya ng pag-unawa sa karapatan ng pagtao at idikdik talaga yan sa isip at diwa ng Pilipino, isama talaga yan sa kurikulum. Ganun. At sana, ito, panawagan din sa simbahan. Na ipalaganap naman natin yung Catholic social teaching. Hanggang ngayon, best kept secret eh. Hanggang ngayon, pag tinitignan ko yung mga katesismo, wala dyan yung Catholic social doc. Tarin eh. Kahit nga sa mga seminaryo, kahit sa mga kapwa-pare, pihira ka makarinig ng mga homily na binabanggit yung mga social encyclicals.
nag-organisa kami ng Archdiocese of Manila Labor Center. Dami-daming magagawa sa lahat ng mga parokya, pero ilan lang yung umaampon sa Paris-based labor organization na dinevelop natin. Pablo, Paris-based labor organization. So, nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun. Sabi nga rin isang congressman na nakausap ko, "Paring Bart, I miss the church in Congress." Huh? What do you mean? Kasi nung ang issue ay RH bill. Bah, bumaba ng mga madre at pare at seminarista at mga laiko sa Kongreso. Sinasabi, may dangal yung fertilized egg. Diba? May tao na yan. Anak yan ng Diyos. Huwag mong i-abort pag patayin. Saludo. Sabi ni congressman, saludo ako. Siyempre may iba pang debatable points yan. Pero saludo ako dahil pinaninindigan nila yung turo ng simbahan. Pero sabi niya, eh bakit na yung fertilized egg eh naging kuya, naging tatay, naging uncle, naging tricycle driver, naging naghanap buhay para sa pamilya. Pinasabog yung bungo. Ginilitan ng egg. Nasaan na yung mga natatanggol sa cute na fertilized egg? Sana. Hindi ba kung ipagtatanggol natin yung fertilized egg, yung infant dito sa sinapupunan, which is really, really social doctrine. Hindi ba dapat ipagtanggol din natin nung lumaki na yung fertilized egg? Naging tao na, may kamay na, may mata na, may bibig na, may damdamin na, mayroon ng contribution sa lipunan. At pinapatay, ginigilit. Hindi ba dapat pagsanggol din yan? Sabi niya, nasa na yung mga dati naming ka-encuentro. Noon, sabi niya, si Bilib ako. Sinasabi nga dito sa Fratelli Tutti ni Pope Francis, sabi niya, hindi daw, sa mundo ngayon kulang ang paggalang sa karapatan ng tao. Kasi nasanay tayo sa pagtatapon ng basura, yung tapon ng pagkain, tapon ng mga magagamit pang gadget, palitan na yung kotse kahit umuubra pa. Hindi na uso yung chinelas na nire-repair pa. Pero nasanay din tayo sa pagtatapon ng tao. Ng kapwa-tao. Pagbabasura ng kapwa-tao. Lalong-lalo na sabi niya, yung tao na hindi pa kapakipakunabang. Sabihin, yung masyadong bata o yung mabigat sa tiyan. At yung tao na hindi na napapakinabangan. Yung mga matatanda, naugot-ugot na. Para bang ano yan, ang mundo, ang lipunan para sa kabataan na nagtetext, nag-e-sports. Yung bata, musmos na hindi pa naghanap buhay, parang pwedeng titikin. Yung kapwa-tao na dahil matanda na, pagod na sa pag-aalay ng buong buhay niya, pwede nang itikin. Bawasan ng budget para sa mga elderly. Ganun. Hindi tayo masamang lahi. Kaya tayo na nanawagan kasi alam natin na kaya natin. Totoo yun. Dami pa rin nagdudunit ng dugo. Pagka yung community pantry nung COVID, dami nag-risk. Nagbuwis ng buhay sa pagiging pag-deliver ng mga pagkain, mga naglilinis na mga hospital. Hindi tayo bulag dyan. Hindi tayo masamang lahi, Christian. Hindi tayo masamang lahi. Ako minsan lang nadadala tayo ng mga magaling salita, magaling mga bola. Nabubude lang minsan. Pero tayo natin makarecover. Father Bert, maraming salamat po. Maraming salamat. Buti na lang may Christian. No. maraming salamat, Father. Maraming salamat. Thank you for the work that you have been doing. Okay. Biyaya ka sa bayan. Ayun po yun, Father. Yan po si Father Bert Alejo or si Paring Bert. Maraming salamat po. Sana po ay marami po tayong na-realize. Sana po ay mas magising po tayo after po nitong pakikinig natin sa mga sinabi po ni Paring Bert. Ako po si Christian Esguera. Thank you very much po. Kita-kita po tayo susunod na episode ng ating Facts First Convos. Maraming salamat po.